May caller tayo. Ating unang caller, I see. Julius ng Abra. Wala, ang layo na. Hello? Hello po, Papa Jack. Hi, Julius. Opo, Papa Jack. Nasa Abra ka ngayon? Opo, Papa Jack. Ilocano ka man ang? Waro, Papa Jack. Nyakan ang... Ano itang Abra tata? Waro, Papa Jack. Yeah, tuturo ito saan? Awamot, Papa Jack, pa dilim-dilim lang si Palangon. Ah, so nag-agulap-ulap na di ko, malam. Huwag pa pa dyan. Nyati ko ah, nyati raramidam nga tibiyag mo. Pa dyan? Nyati raramidam tibiyag mo. Ah, pa dyan. Sabi ko biyag ah, baka ano sa utak nyo ah. Hindi pa pa dyan. Nyati, agtartarabaho ka. Babasa pa pa dyan. Agbabasa nyati adadalam? Agriculture pa pa dyan. Agriculture? Opo pa pa dyan. Oh, diag mula katipagay. Kapitan na po pa dyan. Pwede na, nagapo ka dyan ay iire. Pa dyan? Nakapang ka dyan iire. IRRI. Ang pwede pa pa dyan, may panggap si makina, tatadalo mo lang pa pa dyan. Agriculture, di ba? Ay, nga mapang ka dyan iire. Amun da dyan iire, nangagmada dyan. Ang pwede lang pa pa dyan? International Rice Research Institute, Laguna. Ang pinakadanong? Ampay, Papa Jack. Rektam, ano yung agrupot ka ang tamapantan? Anyways, good evening, Julius. Oh, Papa Jack. Yeah. But, wala kang gaano signal, ha? Papa Jack. Ah, 28, nagtrabaho ng ano, agricultural engineering? Ah, hindi po, hindi po. 28 po? Hindi po. Ilan taong ka na? 18. 18? Nag-invento na naman si Zap. Pasensya ka na talaga. Lasing kasi yan, Brad. Papa Jack? Lasing kasi kumausap sa'yo. Lasing ka, Papa Jack? Hindi ako. Yung kumausap sa'yo sa telepono kanina. Ah, kala. Oo nga po, Papa Jack. Parang iba yung boses ng nag-ano kanina sa akin. Habi ko na sa inyo eh. Ganyan yan eh, Brad. Basta maugali yan. Siniraan. Anyways. Loko, baka baba niyang pindutin niyang telepono, loko. Ay, Julius! Papa Jack! Ano ang paglilingkod ko sa'yo? Siyempre po, Papa Jack, love problem. Alam mo naman po na ikaw yung may hingin ng advice. Oo naman, ako lang talaga ang solusyon ng buong Pilipinas. Wala na iba. Parang may trabaho pa ako lagi. Ako talaga yung the best. Oo, Papa Jack. Sinibraymash ko kayo. Ano eh? Ha? Sabi kasi ng pinsan ko na ikaw daw yung may hingin ng, ano, ng advice. Oo naman. Huwag lang talagang pera, bagsakan kitang telepono. Wala ako niyan. Ay, hindi po advance, Papa Jack, advice. Ah, buti nila. Ah, sige, dali, kwenta mo muna ako. Ano meron? Siyempre, may... Ano po, Papa Jack, dahil po sa girlfriend ko kasi dati. Oh, ex mo na. Ex ko na ngayon, Papa Jack. Gaano katagal naging kayo, nung naging kayo? 3 years and 4 months, Papa Jack. Kailan kayo nag-break? Nung ano lang, Papa Jack, parang buwan lang. Nakaka-break nyo lang? Oo, Papa Jack. Masakit yan, Brad. Oo, Papa Jack, kaya nga po ako... Masakit yan, saka ihipan ko. Di ba ginagawa ng mga nanay yan pag masakit? Iihipan nila yung masugat, tapos naniniwala kang wala na. Hindi na masakit, hindi ko alam bakit. Sabi ko yung nanay ko, binabola ako. Bakit? Sino nakipag-break? Siya ba o ano? Kaya? Sino nakipag-break? Parang ano lang po kasi, Papa Jack, ano? May nalaman lang kasi na... Ano? Na hindi naman dapat... yun yung dahilan para i-break ako. Ano ba yung nalaman niya? May ano lang po, Papa Jack, sinang ako ng babae. Siyempre, barkada ko yun. Ano naman sa babae? Inangkas ko lang po sa motor, Papa Jack. Pero, pre, gusto ko lang po siya tulungan kasi kailangan po na nagigita ko na naglalakad yung barkada ko na mag-isa. May pagka-gentleman naman po ako na. Nag-angkas ka rin babae. Opo, Papa Jack. Ngirap at maliwanag yung Brad. Kahit na, actually, kahit wala ka intention, ano, kahit wala ka intention, hindi maganda, Brad.
Ang hirap ipaliwanag yan, brad. Kasalanan talaga yan sa paningin ng babae, brad. Card, ano yan? Yan ay cardinal rule ng mga babae. Pag bumili ka motor mo, yung back ride, nakapangalan sa girlfriend mo dapat yan. Hindi pa pwedeng ay nako ka. Di ba? Opo, papa. Mm-hmm. Merong batmark yan dapat sa mga puwet ng girlfriend. Di ba? Teka lang muna. Kilala ba ng girlfriend yung babae ng kas mo? Papa Jack? Kilala ba ng girlfriend mo? Yung babaeng inangkas mo? Opo, Papa Jack, pero alam naman niya na barkada lang talaga yung... Yung bang kaibigan mo na yon, yung inangkas mo, Brad, napag-awayin niyo na ba yon? Hindi pa po, Papa Jack, pero dati po kasi nanligaw ako doon, pero... Wala ka talagang lusot, Brad. Nanligaw ka doon eh. Hindi mo ako kayang papaniwalain na wala kang mali siya. Niligawan mo 'yon. Di ba? Whether totoo o hindi. Di ba na nagpapaka-gentleman ka lang, naiintindihan ko 'yung damdamin ng girlfriend mo. Halimbawa, balikan natin 'yung ano, 'yung sitwasyon. May nanligaw sa girlfriend mo. Dati, binastad niya. Tapos malalaman mo na umangkas yung girlfriend mo doon sa nanligaw sa kanya dati. At sabihin niya sa yung barkada ko lang yon. Matutuwa ka? Eh, siyempre, hindi naman po sa matutuwa, pero siyempre... Sabi mo lang yan, Brad, kasi ikaw yung nakagawa ng kasalanan. Don't me, wag ako. Others only, ba na lang? Ano yan? Siyempre, ito, di ba po? Pag magpaliwanag ka, dapat intindihin mo muna. Eh siya kasi... Brad. Wala ka sa lugar. Hindi kita kakambihan. Alam mo, Chong, ganito ka lang. Ibang bagay kasi yung nagpapaliwanag ka to justify, di ba? At tanggapin ng girlfriend mo sa utak niya na wala kang ginawang kasalanan, iba yung apologetic ka. Maniwala ka sa akin, di ba? Kahit saan ka makarating, eh, hindi ko sinasabi sa'yo na may ginawa kang mali. Ako nag-angkas ka lang naman. Tama? Hindi okay. Ng punto ko. Di ba? Pero kahit saan mo dalhin itong argumento na ito, naiintindihan ko yung girlfriend mo. Opo. Di ba? Opo, Papa. Ba? Kagawa niligawan mo dati, inangkas mo? Wala ka talagang ginawang masama. Kung ang tanong dito, may ginawa ka bang masama? Wala. Di ba? Mali ba yung ginawa mo? Hindi. Pero tama ba? Hindi rin naman. Naano po ako sa babae, Papa Jack. Naka naman po na dediretso na lang po ako na nilalampasan ko na lang siya. Brad! Ganyan na gawin natin, ano? Alright. Anong oras mo nakita yung babae naglalakad? Umaga po, Papa Jack. Umaga? Opo. Ay, ibig sabihin, pa pwede mong hindi angkas. Maga naman eh. Papa Jack? Ibig sabihin, Brad, di ba, hindi necessary na iangkas mo yung babae. Di po. Tama, di ba? Opo. Ato, lalaki tayo dalawa. Diyan, magka-batch naman tayo. Actually, ilan taong ka na? 17? 18. 18? Ah, 18 ka na. Okay, 18 ka. Matanda lang sa'yo ng 2 years. 20 lang naman ako. Ayun nyo na. Ka na makulit. 30 po na ata. Kaya nga, 30 po. Ang basos na ito. Huwag kang ano dyan. Tumigil ka. Diba? Ako, Chong, teka lang muna. Ako, lalaki. Ako, ha? Huwag mo akong bulahin. Alright? Nung nag-decide ka na iangkas yung babaeng yan, huwag mong sabihin sa akin na gusto mong paka-gentleman. Alright? Kasi ganito yung brad, ano? Kung gusto mong paka-gentleman, uunahin mo maging maginoo sa girlfriend mo bago sa yung babae. Diba? Nagpaka-gentleman kasi yung babae, nagpaka-gentleman ka ba sa girlfriend mo? Pareho sila mo pa eh. Sobra-sobra ang pagkaka-gentleman ko sa girlfriend ko, Papa Jack. Obviously, brother, kinulang ka. Kasi kung yun lang ang kasalanan mo, at binrake ka niya, ibig sabihin, marami kang palsong nagawa niya. Di naman, Papa Jack. Bahala ka. Alam mo ang problema dito, ayaw mong aminin may mali kang ginawa. Anong gusto mo, Brad? Yung girlfriend mo, dumating sa punto na ma-realize niya sa'yo mali sa ano?
sinamahan ng loob niya? Eh, siya naman po talaga yung hindi nakakaintindi sa akin. Relasyon namin, Papadya, eh. Ano yan? siya naman po talaga yung ganun, eh. Po ako ganun. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sorry. Alam mo ikaw, matigas mukha mo, no? Brad! Po, Papadya. Iniwan ka ng girlfriend mo. Tama! Opo. Okay. Ngayon, maliwanag sa usapan natin na you need her blessing, di ba? To at least be happy again. You are under her mercy. Tama mali? Tama mali? Opo, Papa. Tapos nangangatwiran ka at papalabasin mong sa away ninyo, siya ang mali. Hindi ka ba't kalas at kalating gago sa ginagawa mo? Naman po. Alam mo, hindi ka marunong makinig. Ganda na lang gawin natin. Nana, Julius. Oh, Papa Jack. Pag nakausap mo yung ex mo, di ba isang buwan na kayo naghiwalay? Opo. Pakisabi sa kanya, sabi ni Papa Jack, congrats daw, binrake mo ako. Masakata ka sa ulong boyfriend. Hindi ko na nga po siya makita eh. Congrats. Nandiyan na po sa Maynila. Brad, hindi, mali talagang ginawa mo kung pangatwiranan. Hindi tayo kampi. Kahit sino, kahit kayo yung matanungin yan, maintindihan yung girlfriend. Hindi ka nga marunong tanggap, hindi mo nga kayang tanggapin mali yung ginawa mo. Gusto mong pangatwiranan maging tama. Paano ba nakarating sa girlfriend mo na nag-angkas ka ng babae? May nagsabi po sa kanya na ano. Yun, Brad. Akala mo ba naniniwala ko one time mo lang ginawa? One time lang po, Papa Jack. Pwede ba mo ang bulahin? Hindi ako naniniwala sa'yo. Sa mga tatawag nga sa akin, mga kaibigan, huwag nyo nga gamitin sa akin, di ba? Yung mga palusot ng pagiging babaero. For your information, boys, ako ang sumulat ng librong yan. Huwag nyo gamitin sa akin yan. Ako author niyan. Huwag niyong gamitin sa akin. Sasampal ko sa inyo. Bago pa nausang salitang ninja, mga kaibigan, ako ang original na ninja. Huwag niyong gamitin sa akin yung salitang yan. Alam ko ang ligaw ng bituka na lalaking babaero. Huwag niyo sa... Palabas niyo. Tigilan niyo ako. Yang librong niyan, tinapong ko na sa basura, sinunog pa ni Zap, pinulot niyo pa. Sinaid niyo pa. Tigilan mo ako. Diba? Hindi ako naniniwala sa'yo. Tama lang, friendlet ka niya, ay umami ng pagkakamali mo. Na, eh, beses lang naman po talaga yung Papa Jack. Brad, hindi pinag-uusapan dito kung ilang beses ka nagkamali. Ang pinag-uusapan dito, hindi mo marunong aminin yung pagkakamali mo. Di ba? May mga pagkakataon, mga kaibigan, that apologizing is a necessity kahit di mo kasalanan. Ano ba example ko last time dito? Naglalakad ka, di ba? Nakapila ka sa pilahan ng MRT, nakaapak ka ng paa, hindi mo sinadya. Magsasorry ka. Hindi mo sinadya, pero nakaapak ka. Kasi, di ba, basic essence, nakapanakit ka. Sinadya mo hindi, kailangan mag-apologize. Ganun kasimple yun. Apologize naman po ako sa kanya. Nag-apologize ka. Alam mo, sa lahat ng ayoko, nag-apologize sa mga lalaki, pero may kadugtong na, justification. When you apologize, apologize. Ano yung pangatwiranan? Sorry na. Eh, talaga namang ano eh. Ilang kas ko lang. Kala makikinig sila? Gung-gung. Ang katotohanan ng buhay, bago pa... And I mean, generally ah. Bago pa mga gawa, mga kaibigan, di ba, nang tayo ng pagkakamali sa mga girlfriends natin, may duda yan sa atin. Bago pa. May duda yan, mga kaibigan. Mayroon, natural sa kanila, ginusto yan. I don't know kung ginusto. But normal sa kanila yan. Check and balance ang relasyon yan eh. May nakita pa kayo ng kaskal, lalo magdududa yan. Hey, ako. Ano na? Hey, nahoy. Ano na?
bigla, Papa Jack, naiyak na ako. Akala ko naiihi ka. Hindi, umihi ka doon. Hindi tama yung ganyang asal. Nakapanakit ka eh. Learn to apologize without justifying what you did. Pwede sinadya o hindi. Pero mahal na mahal ko yung Papa Jack eh. Sana nalagangkas ka na babae, naisip mo yan. Naisip ko naman po talaga yun. Abadagangkas ka pa rin. Ganun yun eh. Sabi ko nga sa iyo, Chong, kung ang tanong dito, tama, mali ba yung ginawa mo? Siguro, we can all agree, hindi naman talaga mali. Pero tama ba? Hindi rin naman siguro. Di ba? Huwag kayong gagawa, eto panuntunan to, boys. Huwag kayong gagawa ng kahit anong bagay na ikagagalit at ipagtataas ng kilay ng girlfriend nyo, nakaharap man siya o hindi. Panuntunan yan. Nakaharap man siya o hindi. Diba? Opo. Manipaliwanag, ninja ka nung araw na yan. Mukhang bula eh, nag-ninja ka nung araw na yan. Maliwanag yan. Kasi, hindi naman makakarting sa girlfriend mo yan kung wala nagsabi dahil hindi mo aaminin sa kanya yung nakusa. Yun na lang, Brad, kasalanan na yun. Ang tawag dyan ay Hokage! Hokage na ni! Putor! Toy-toy! Sorry. Ano na? Kaya? Matuto ka, huwag na ulitin yan. I'm sure maraming nag-aagis sa akin. Maraming babaeng tuwan-tuwa sa akin ngayon. Napaka-hero ko na naman. Yes! Kapo Jack, tama yan! Mga ninja, mga pak ganun boys. Kahapon ba yung minig? Sino ba sinabi sa akin? Ikaw ba yun sa si Richard? Sabi niya, sir, buti hindi Honda ang kotse mo. Ano ko bakit? Kotse yun ang mga pak ganun boys. Walang yan pati kotse na pag-diskitahan nyo na. Kaya natin naka-Honda ako. Buti na lang, nagbenta ko ng kotse, nag-taxi na lang araw-araw. Yes, iba-iba. Brad! Oh, Papa. Kung nakanta ba yung girlfriend mo, ano mensahe mo sa... Ay, ex pala. Magano ka na, say sorry, thank you, and goodbye. Dali. Boy. Parang... Hindi ko kaya mag-goodbye, Papa Jack. Sira, ulo, wala kang choice. Iniubang ka na. That is no longer your decision. That is now her decision. And she made the decision of iwanan ka, so... Ano nga, Brad, nagbartagan na eh. Ang kagatal this, eh, utong na jibangin nga pala ito, ha? Papa niya. Ang partag na jilikot di pala eh. Ano yan? Eh, isa pa po akong hihingi na advice pa. Ano yun? Eh, siyempre po, Papa Jack, may... Ngayon, may conversation kami. Nina? Yung ex ko, Papa Jack. May conversation kayo? O, tapos pinaghihintay ko kasi ako, Papa Jack. Pinaghihintay ka saan? Doon sa waiting shed? Papa Jack. Anto kayo kasi yun eh. Bakit? Maghintay ka. Anto ka antayin mo? Yung first trip? Alis pala, punta pala may nila. Anto ka antayin mo? Then, daw po siya ako, Papa Jack, kung nang kailan yung kaya ko eh. Ano na? Hihintayin ko daw po siya, Papa Jack, kung hanggang kailan yung kaya ko na mahalin pa rin siya. Wala na akong magagawa dyan.
Kung gusto maganda, mag-antay ka. Hindi ko na desisyon yan, brad. Desisyon mo na yan. Kaya nga po, Papa Jack, kaya ka po hindi ko kaya mag-try sa kanya. Di, sige. Baka kasi nakikipit siya eh. Sabagay. Pero, brad, yun yan. Ito, payong lalaki sa'yo. Sorry ka. Hindi nakakamatay ang pagiging ng pamanin. Whether it's your fault, whether you did something deliberately to hurt her, diba? Or you did not deliberately, ano ba, do something to hurt her, but she was hurt in the process, be gentleman enough, diba? Oh. To at least appease her and apologize to her. Huwag kang parang tanga ka. Naintindihan mo? Ako. Sige. May pangalan niya? Chick po. Anong pangalan niya? Chick. Ano? Chicks? Chick po. Ano na? Chick. Mix? Opo. Parang Mickey Mouse, gano'n? Opo. F-I-X. M-I-X? Opo. Anong talagang pangalan niyan? Ano yan? Parang nickname lang niya yung Mix? Opo. Nickname lang niya yung, ano, yung Mix. Opo. Ano itong pangalan niya ay Mix Silog. Magtapa, tsaka ano yan, di ba? Tapos sino? Tama ba? Yun ang Mix niya. Yes, first. Ano na? Anong pangalan niya? Mix po. Mix? Opo. Masige, dali. Ano mensahe mo kay Mix? Naka na kaya niya yung phone. Hello! Hello? Papa Jack. Sino to? Ako, Papa Jack. Sino ka? Si Julius, Papa Jack. Ay, baka parang iba ka nakaanyuhan. Ano na, Julius? Papa Jack. Oo. Oh, ano mensahe mo kay Mix? Mag-ingat lang palagi. Nandito lang ako. Mahal na mahal ko pa rin siya hanggang parang ngayon. Parang iba. Parang di si Cristo. Ikaw ba yung kusap ko kanina? Umiga lang ako, Papa Jack. Umiga ka? Oo. Pag ba nahiga ka, may tumatayo? Yung paa, di ba? Nakatayo. Yep. Ang bababoy na utak mo. Ano, ginawa mo kong phone pala. Habang nakahiga ka, nagkikipag-usap ka. Tumayo ka dyan! Aya! Niiyak kasi ako, Papa Jack. Nihayop moment. Anong team song nyo? Papa Jack? Anong team song nyo? Grow Old With You. Grow Old With You? Oo, Papa Jack. Naku, tapos wala nga pang iwalay kayo, brad. Ang ganda pa naman ng kantang yan. Patampal nga, Papa Jack. Huwag ka na makulit. Hindi mo na ko yung girlfriend mo. Miguel ka na. Loko ba maging tayo? Wala ka. Madali na. Ano mensahe mo kay Mix? Pag-ingat lang palagi, Papa Jack. Sa kanya mo, sabi mo sa akin. Bakit ako ba gusto mo? Mix? Mix, nandito oh. Lang ako. Hintay para sa'yo. Mahal na mahal kita. Hanggang sa huli. I love you. Anong kaya mo i-commit sa kanya? Diba, nasaktan mo siya, di ba? Anong promise mo sa kanya? Ano yung hindi mo na uulitin? Gano'n? Promise ko sa'yo na hindi ko na uulitin. Hello? Hello? Ako ba't ibang mangag ko manong? Kapag sa ama, may babaeng ganun. Sige na, dali. Hello? Hello? Sige na, mensahe mo kay Mix, dali. Pangako ko sa'yo, magbabago na ako. Hindi mo na ulitin lahat ng mga hindi magagandang alaala natin. Pangako ko sa'yo. I love you, Mick. Let me do the dishes in our kitchen sink.
Put you to bed when you've had too much to drink. Oh, I could be the man who grows old with you. I wanna grow with you. Ganito, ano, Julius. Papa Jack. Good luck, sana balikan ka ni Mix, ha? Sana nga, Papa Jack. Pero, Brad, ganda, napayo lang, ha? Kung hindi mo kayo magbalikan, the next time, mag-girlfriend ka ulit, tapos nakagawa ka ng bagakamali, sinadya man o hindi, di ba? Don't be stupid apologizing. When you say sorry without justifying what you did. Ang pangit kasi, mga kaibigan, yung may sorry, ha? Sorry, patawarin mo na ako kasi naman, ikaw eh. Tanga ka ba? Sorry ka pa, pagpipinta ka mag-lagsorean mo. Pana sorry ka, period, sorry, tapos. Hanggang doon lang. That's a more sincere way of apologizing to someone. Okay? Opo, Papa Jack. Diba? Ano ha? Sabi mo, sorry, Mix, ha? Nagangkas ako ng babae. Wala lang naman, di ba mo intindihan eh. Friend ko lang naman yun eh. Nangkas ko sa motor eh. Gago ka pala. Kita mong niligaw mo dati yun. Maniniwala ba ang babae dyan eh? Yung mga babae niya, sila sa mga kahit niya pinsan babae, mag-selos yan eh. Di ba? Niligawan pa kaya dati? Di ba? Malamang magalit yun, patikal kayo niya mo. Ayun, eto mga kaibigan ha, babala sa mga lalaki, yaya yung mga nakamotor, huwag kayong mag-aangkas, maliba, di ba, ng ibang babae. Lalaki, acceptable yan sa jowa ninyo. Pero pag babae, dapat yung mga, yung upuan ng backride sa motor nyo, may butt mark ng girlfriends nyo yan. Hindi acceptable sa kanila na mag-angkas ka ng ibang babae. They will never be okay about it. Tandaan yan. Nag-inindihan mo? Oo, Papa Jack. Kunyari ka pang nadaanan ko lang po, gentleman lang ko. Mood at tambocho dyan eh. Diba? Okay? Okay, Papa Jack. Sige na. Kano ka pa-panti Manila? Papa Jack? Kano ka pa-panti Manila? Baka nga tanong bakasyonin, Papa Jack. Kamaya man, nagpapudaw. Wala, may kagpapudaw to. Gagawin ka tibo ka. Manila niya. Oon, Papa Jack. May nakatapasyara na. Oon, may ekstra uminom danduman, Papa Jack. May sama, Jack. Ayok. Sabog ba po kay Papa Jack? Talaga, sige. Sige, salamat sa pagtawad. Dapat yung dumawag si advice ko, advice, Papa Jack. Sino? Barkadak mas lang. Ah, maditipas the phone. Salamat sa pagtawad. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, mga kaibigan. Yan po yung ating caller, si Julius.